So, it's actually a suggestion from one of the members lang natin that why not create a sub 2 race. This is the biggest 21K challenge that we have in the last 3 years. So, maraming salamat sa inyo lahat. I hope you guys enjoy the race and we'll see you guys at the finish line. Sarili ko. So, sumabiwi ako dun sa mga ibang lalaki. Gusto ko lang ma-share sa mga future na sasali. Paghandaan nila kasi hindi ito basta-basta parang 100 meter dash. Seconds lang tapos na. Ito kasi malayo. So, kailangan mong malaman kung paano mo hahati-hatiin yung lakas mo, kung saan ka babagal, pipick up, then up to finish line. Dapat matapos mo ng malakas, hindi pabagal. Despite my busy work schedule, I try to do at least one tempo run every week. And as much as possible, one speed run as well. And I never miss to do a long run on weekends. So that's at least running 3 times a week, sometimes 4 if I'm not so busy. Towards the mid part of the race, I started feeling cramps on my legs, but I tried to stay calm. And I've been running 21K since 29, I think. So, well, if you can call it an advice, I suggest that you train for the event. I always say that during race day, you try to run in your own pace. Don't be bothered by the other runner's pace. Just try to run your own pace based on your own target time, fitness level, and preparation for the race. I think you can't go wrong if you do all pace. Actually, last year, sumali na ako sa Pinoy Fitness Sub 2. But unfortunately, hindi ako nakakuha ng Sub 2. So, ayun, 1 year ako nag-prepare. Exaggerated. Pero, ayun, sobrang pinaghandaan ko tong season na to dahil revenge run ko to sa Pinoy Fitness Hub 2. So every day, almost every day morning, nag-training ako and speed training. Sobrang hinga, lalo na kapag Sub 2 or below 2 hours yung time. So, ayun, breathing lang kapag sobrang hingal na, normal breath para sabay ng cadence para hindi sobrang masunog yung katawan natin. Sa mga future runners at Sub 2 aspiring runners na gustong sumali sa Sub 2, una sa lahat, take tayo ng courage at determination. Yun lang naman eh, courage at determination para makuha natin yung time na gusto natin. At syempre, puso, kapag hindi na kaya ng katawan natin, ng paan natin na tumakbo, puso lang yung kailangan natin para magawa natin yung bagay na gusto natin gawin. Hard training, rhythm exercise, pero most of the time nag-uphill, downhill kami sa Molino Boulevard. Yun yung pinakamagandang training namin sa Daang Hari, uphill, downhill, from Molino to San Pedro. Na-inspired ako ng mga kasama ko, mga kabataan, kasi they idolized me as a 65 years old athlete runner. Talagang, kumbaga, tinitingala ka na eh. Kumbaga, yung pag
pagtanaw sa'yo, eh isang inspirasyon din para sa akin. Kasi sila yung mga nagiging bahagi ng buhay ko. Para lalo pa akong tumagal sa pagtakbo. Struggle siguro, because of my age, medyo talagang yung endurance, medyo humihina. Pero salamat sa Diyos dahil binibigyan niya ako ng lakas, binibigyan niya ako ng tibay para makatapos ng magandang oras dito sa Pinoy Fitness na ito. Mga tips sa mga future runners, siguro, huwag magsawa sa pag-exercise, huwag magsawa sa pagtakbo. Patuloy na gawin ang pagtakbo, mga uphill, downhill. Yung rhythm exercise, kailangan talaga.